Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, at welcome po muli sa ating online Bible study. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na muling makakasama sa gabi pong ito. At nawa ang patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu para po sa ating pag-aaral at magbigay ng karagdagang kaalaman ng mga pag-aaral na ito ang siyang sumaatin. At akin pong hinihiling, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating pong YouTube channel, maaari lamang po i-search sa YouTube Brother Roland de la Paz at mag-subscribe po at i-press po ang notification bell. Kapag meron po tayong bagong upload na videos, maaari nyo po itong panoorin for public sharing po ito. Pwede nyo po i-share sa inyong mga kakilala, kaibigan, mga kasama na interesado po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon siya sumaati sa panahon po ngayon, at nawa rin ang malakas na pangangatawan at ang kalusugan ang manahan po sa bawat isa. So sa oras po ito, aking hinihiling na ang bawat isa ay manalangin. Ang manaming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, patuloy po kami lumalapit sa inyong banal na paanan. At nawa, O Diyos, ay patuloy niyo kaming samahan, ingatan niyo po kami sa aming kaaway, at ganoon din po sa anumang panganib, at ganoon din po, O Diyos, aming dinadalangin ang iyong pangunguna, makalangit na pangunawa, ang pagkalub sa amin, naming maintindihan ng lubusan, ang mga salitang ito magpatibay sa aming pananampalataya, magbigay ng karagdagan sa aming kaalaman, para maunawaan po yung banal na kalooban. Nagpalain niyo po ang mga participants at lahat po ng makakapanood ng presentation na ito. At nawa, O Diyos, kami patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. So, sa muli po ay magandang gabi sa inyo lahat, at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral. At ang ating pong topic para po sa gabing ito ay kadugtong po nung ating pinag-aralan nung nakalipas na Bible study natin, topic 115 na po tayo, at the Lord's Church Part 2. Nung nakalipas na pag-aaral natin, ay nating natunghayan, meron nag-iisa iglesia ang ating Panginoon dito sa lupa, kung saan siya ang ulo, at ang kanyang iglesia ang kanyang katawan, at para sa kanyang para kanyang ililigtas ang iglesyang ito. Bagamat walang binanggit na letra for letra na church o iglesia sa matandang tipan, makita po natin ay inigyan niya po ng diin ng ating pag-aaral ay tinawag pong bayan o tao o mga tinatawag na kasama sa salinlahi ng mga tapat sa ating Panginoon. At sa bagong tipan naman, ay iba't ibang mga lugar kung saan ay mayroong isang pananampalataya, mayroong isang Diyos na pinapaniwalaan, pare-parehong pinapaniwalaan ng turo, one Lord, one faith and baptism, at sila po ay nagkakaisa at nagmamahalan. At ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang natatanging bayan na siyang nananahan. At kung paano rin po ay ikinumpara po natin ang mga katangian ng ating Panginoon na makikita po sa kanyang iglesia, at ganun din gawin niya pong ahensya at ang kaligtasan, at ganun din sa bawat salinlahi na naging tapat sa kanya, sila lahat po ay nagbigay ng liwanag at ng pangangaral ng salita ng Diyos mula sa panahon ni Adan at maging sa panahon ni Abel, ni Seth, hanggang sa panahon po ni Noah, maging po sa panahon po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hanggang sa panahon po ng mga apostoles, hanggang sa panahon po natin ngayon. So kaya tayo magpapatuloy sa katangian na makikita natin sa iglesia ng ating Panginoon na siya pong tinatawag po na pillar and ground of truth, no? Yung pong tinatawag na haligi at suhay ng katotohanan. Dahil ang kanyang turo ay base sa banal na kasulatan, at kung paano namuhay ang ating Panginoon na may pananampalataya sa Ama at sumunod sa kanyang kautusan, ang katangian na ito na iglesia ay makikita rin po hanggang sa panahon natin ngayon. At ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, topic 115, The Lord's Church Part 2, ang katangian. So ito na tawag natin pong na
na characteristics, no? So sabi po dito, and now Israel, sa Deuteronomy chapter 10 verses 12-13, subtopic number 4, characteristics, mga katangian. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways. Ah, so ano ba daw ang inihiling ng ating Diyos sa kanyang bayang Israel? Na alam natin, yun ang iglesia o church noong panahon na yun, bilang bayan o bilang bansa. At sabi po dito, matakot sa Diyos at lumakad sa lahat ng kanyang daan, and to love Him, imahalin siya, and to serve the Lord thy God with all thy heart and all thy soul. Ayun po, atin siyang paglingkuran ng ating Panginoong Diyos sa buong puso at buong kaluluwa. Ang sabi po, to keep the commandments of the Lord, ating tuparin, talimain ang kanyang mga kautusan, mga palatuntunan, and statutes which I command thee this day. Yan po ang katangian ng iglesia ng ating Panginoon at ang kanyang relationship sa kanyang bayan, at ganun din ay kung paano ay inihiling niya ang kahilingan niya sa lahat po na magiging kaanib sa kanyang bayan sa huling panahon na ito. Kung ito ay hiniling sa bayang Israel, ganun din po sa panahon po natin ngayon. So, tingnan po natin ngayon ang tinatawag na the characteristics o yung tinatawag po na mga katangian na tumutukoy sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. So, tingnan po natin ang sinasabi po dito. To fear the Lord thy God, matakot sa Diyos, dito nga po sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Kaya ang pagkatakot sa Diyos, ito ang pasimula ng kaalaman. Subalit ang mga mangmang ay kanilang binabaliwala po, no, ang kapantasan at ang mga turo. Kaya ang Proverbs chapter 1 verse 17 sinasabi, church wise in the knowledge of God and his truth. So ang bayan ng Diyos ay meron siyang kapantasan sa salita ng Diyos, the knowledge of God, salita ng Diyos, at ganun din ang kanyang katotohanan at ganun din sa Diyos mismo. Kaya nakita po natin sa bandang kanan, nakita natin, walk in all his ways, lumakad sa lahat po ng kanyang daan. Dito sa Revelation chapter 15 verse 3, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Kaya sa Revelation 15 verse 3 na susulat to, makikita natin ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia ay matuwid, no? Righteous and true church, at tunay at totoong iglesia. Dito naman po sa bandang baba, makita natin naman ang pag-ibig, to love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Oh, dito po sa 2 Chronicles chapter 29 verse 31, ang sabi po ng Bible, now ye have consecrated yourselves unto the Lord. Come near and bring sacrifices and thank offerings into the house of God, of the Lord. And the congregation brought in sacrifices and thanks offerings, and as many as were of a free heart burnt offerings. So sa 2 Chronicles chapter 29 verse 31, ito po yung mababasa natin. Sa makatwid, ang bayan o ang iglesia ng Panginoon ay siya po ay nakatalaga, consecrated po ang iglesia, dedicated to God. Naglilingkod po yan sa ating Diyos. Sa bandang kanan, makita natin, to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Makita po natin yan sa Hebrews chapter 12 verse 28. Ano yung parallel or relationship niya, sa, lalo na sa panahon natin ngayon. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So, meron pong tinatawag po na paggalang at maka-Diyos na takot. Alam naman natin, fear God is to ano po, keep His commandments, no? For this is the whole duty of man, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Hindi yung matakot ka sa Diyos dahil nakakatakot siya, kundi ay ibig sabihin ay reverence, paggalang at pagsunod sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban. Kaya nga ibig sabihin ng Hebrews 12:28, ang bayan ng Diyos ay nagbibigay po ng paggalang, reverence, and serving church. Reverent and serving church po ang bayan ng Diyos. Yan po ang mga katangian na nabasa po natin dito sa mga nasusulat sa iba't ibang
katalata mula sa banal na kasulatan bilang kabahagi po ng katangian at paano natin matutukoy ang tunay na iglesia ng ating Diyos. Kaya, tutuloy po tayo to keep the commandments of the Lord and statutes na sundin ang kanyang kautusan at ang kanyang mga palatuntunan. Kaya nga sa Revelation chapter 14 verse 12, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa mga kapatid, sila ay obedient. Obedient saan po? Sa Diyos, sa kanyang kautusan. Faithful, tapat, at meron pong pagtitiis ang iglesia na ito, na ito'y nahuhubog ng dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Esokristo. So pagpatuloy po natin, ating tungayan, Desire of Ages, page 414. The church is built upon Christ as its foundation. It is to obey Christ as its head. Yan po, kailangan nating sundin ang ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay naging masunurin sa Ama, sa kanyang kautusan, John 15 verse 10, ganun din tayo nararapat. Matusunurin tayo sa ating Panginoon, sa ating Ama, at sa kanyang kautusan. At ito pong iglesia na ito ay naitayo po sa pamamagitan ng pundasyon ng ating Panginoong Esokristo. Kaya tayo po ay magpatuloy. During ages of spiritual darkness, the Church of God has been as a city set on a hill. From age to age, through successive generations, the pure doctrines of heaven have been unfolding within its borders. And feeble and defective as it may appear, the Church is the one object upon which God bestows in a special sense His supreme regard. Yan po, maaring depektibo o mahihina yung mga kaanib, no? Ang sinasabi po, siya po ang nag-iisang obeto o object o iglesia o bayan na kanyang binibigyan po ng supreme regard, na talagang pinapangalagahan niya po, binibigyan niya ng halaga. It is the theater of His grace. Dito po matatagpuan ang kanyang biyaya in which He delights to reveal His power to transform hearts. Na siya po nagiging kasiyahan niya at kagalakan niya na may hayag ang kanyang kapangyarihan upang mabago po ang mga enfeebled and defective, mga mahihina o defektibo o maaring maraming kapintasan sa ugali. No? God's church is the court of holy life, filled with varied gifts and endowed with the Holy Spirit. Kaya sa loob na iglesia, marami pong mga tinatawag po na spiritual gifts. Maraming mga talento, kaya maraming iba't ibang mga departamento yan. Merong ministerial department, evangelism, tinatawag po na education, sa health, no, sa family, sa children, multimedia, canvassing, no, yung Good Samaritan or Dorcas, nandiyan po yan. At ganun din sa young people at marami pa pong iba, no? At maging po sa music, no? At makikita natin ay varied gifts na binigay ng ating Panginoon sa pangunguna ng kanyang banal na espiritu. So ngayon ang ikalimang subtopic, references. So the Holy Scriptures present the church through a number of symbols. Tingnan naman natin itong mga simbolo na makikita natin sa banal na kasulatan na tumutukoy po sa nag-iisa iglesia ng ating Diyos dito sa lupa. So, una ay siya po ay itinuring din na isang asin, no? Salt, no? At ito po ay makikita natin na salt is flavor and ay sumusimbolo po sa flavor and preservation. Kaya kung gusto mong masarap na niluluto mo at matabang, nilalagyan ng asin. Kung gusto mong magtagal ang pagkain, ay ginagamit din po ang asin para ma-preserve po ang pagkain. So sa Matthew chapter 5 verse 13, ang spiritual na kahulugan po ng asin, ye are the salt of the earth. Tayo po ay kailangan maging asin ng tinatawag na sanlibutan. Nang sabi nga sa pagpapatuloy po diyan, ang asin na walang lasa ay yan po ay tinatapak-tapakan na lang sa lupa. Kaya kailangan merong lasa, merong biyaya, meron pong liwanag na nakikita sa atin. Ganun din ang asin, ito po ay nahalo sa mga hain sa lumang tipan na sumisimbolo din po ito sa katwiran ng ating Panginoon. So light naman. Ang iglesia ay nalintulad din sa isang liwanag. So illumination and guidance. Dito po sa Matthew chapter 5 verse 14. Ye are the light of the world.
Kaya ang bawat kaanib ay inihiling, inaasahan ng Diyos na tayo magbibigay ng liwanag sang ayon sa katotohanan na ating tinanggap. Hindi yung nag-umpisa ka ng enfeebled and defective ay pagkaraan ng maraming taon ay enfeebled and defective pa rin. Kung hindi ay ng Panginoon, maging liwanag po tayo. Mababago ang ating ugali mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Hanggang maabot po natin ang tinatawag na kasakdalan na hinihiling ng ating Diyos. Ano pa po? Ito tinatawag po na fold o kaya ay kawan, a compact group, no? Sila po ay tinatawag po na kawan na ito, maliit na pulutong dito sa John chapter 10 verse 16, one fold and one shepherd. Sabi po, meron pong isang kawan na merong isang pastol. Alang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya makikita natin napakaganda ng mga simbolo ng iglesia ng ating Panginoon. Asin, liwanag, isang kawan. Ano pa po? Body sa pong katawan, organism and organization sa Ephesians chapter 1 verses 22 and 23 to the church which is his body. So kung ang Diyos ay perfect, ang kanyang bayan ay magiging perfect bago siya dumating dito. Bagamat enfeebled and defective na tinatawag na church militant, ito'y mababago at kailangan mabago kung tayo nga ay tapat sa ating Panginoon at tunay nga na ninanais natin ang kaligtasan. Susunod po, habitation, reception and home. Inanin tulad din po siya sa isang tahanan dito sa Ephesians chapter 2 verse 22. In whom ye also are builded together for an habitation of God, no? So tayo ang iglesia ay isa pong ano daw po? Tahanan, tirahan. Ganun din ang bawat isa sa atin, tayo po tahanan o yung tinatawag na templo ng banal na espiritu. So ang kanyang bayan ay templo o tahanan din ng ating Diyos na siya ay inaasahan natin, siya ang nangunguna palagi sa kanyang bayan. So sa rin po inalintulad sa isang babae, woman, maternity and descendant. So pakita natin sa Ephesians chapter 5 verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So sa mga tweet, ay nalintulad po siya sa isang babae. At meron po sa Bible, yung virtuous woman sa Proverbs, pwede po yung pag-aralan, makikita natin kung ano po ang makikita sa loob ng iglesia bilang isang ilustrasyon ng isang tahanan or virtuous woman na inalintulad po ng ating Diyos sa kanyang nag-iisang iglesia. So, ito rin po tinawag na pillar and ground, no? Yung haligi at suhay ng katotohanan, support and defense. So it's 1 Timothy chapter 3 verse 15, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So ano yung defense natin? Ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasusulat sa banal na kasulatan. Kung hindi yan nasusulat sa banal na kasulatan, ay hindi natin may tuturing na katotohanan. Kaya maging mapag-aral po tayo para makita natin, malaman natin kung ano ang nasusulat po sa banal na kasulatan at bilang pong suporta at depensa o pagtatanggol sa katotohanan. So, i-share rin po ay isang ay nalintulad sa isang pillar and ground o yung pong haligi at suhay. So, siya rin po ay hinalintulad, so ang iglesia ay hinalintulad sa stones. Kaya nga, upon this rock, hindi po si Peter yon ang ating Panginoon, no? So, ngayon, stones naman. Resistance and durability. Yan, yung matibay po siya. So, 1 Peter chapter 2, verse 5, ye also as lively stones. Ayan po, no? Sinulat diyan po ni Pedro na isa pong stone. Ang rock, si Jesus Christ po yan, hindi po si Pedro. So sabi po, you all, ye also as lively stones. Kaya alam ni Peter kung ano yung lively stones dahil ito ay tumutukoy din po sa iglesia ng ating Panginoon na siya'y matatag sa lahat po ng panahon, pagkakataon at pagsubok, siya'y tatayo sa panig ng katwiran at ng katotohanan. So makita rin po natin dito, priesthood. No? Inalintulad din po sa pagkasasardote, mediation and representation. So tayo po ang nagiging representative o yung tinatawag po kinakatawan, no, kumakatawan sa ating Panginoon at namamagitan ang iglesia, lalo na ang high priest na si Jesus Christ sa Ama at sa kanyang bayan o sa sangkatauhan. So 1 Peter chapter 2 verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. Yan po. Kaya tayo ay royal priesthood. Paano yung magsalita, mag-isip, ang asal ng isang royal priesthood, kailangan makita rin po yan sa bawat isa sa atin.
So ang conclusion, ika-anim po na subtopic, ang sabi po dito, the church militant is not now the church triumphant. Minsan nasasabi ng mga panauhin o yung mga ka-anib, o bakit hindi pa nababago si brother? Bakit hindi yata nababago ang aking sarili? Dahil yan ang tinatawag na the church militant. Pero kung hindi tayo lumalago, mayroong problema sa ating pananampalataya. Kailangan we need to have the growth in grace and knowledge sa pangunguna ng ating Panginoon. Lumalago sa kaalaman, lumalago sa biyaya, lumalago din po ang ating spiritualidad o ugali. Na bandang muli, itong church militant na nakikibaka tayo sa ating sarili, ayan magiging church triumphant, matagumpay na iglesia sa bilang katawan ni Kristo. Magiging mananagumpay nga yan po dahil nga yan na sinabi sa Genesis 3:15, the first prophecy on the church na siya po ay bubugbog and it will bruise the head of the serpent. Bagamat ang serpent bruised the heel of the woman of the church. Sa ipo'y magiging triumphant balang araw. Magiging sakdal lahat ang mga kaanib na maliligtas. Siyempre, sa loob na iglesia, merong wheat and tares na po. At meron tinatawag po na dalawang vessels o kaya ilalagyan. Yung gintot pilak at yung kahoy at ang lupa. Kaya sana tayo yung gintong pilak o kaya yung wheat o trigo. So sabi po, but God loves His church and describes through the prophet how He opposes and resists Satan. So makikita natin sa Bible, sa aklat ni Zechariah, kung paano po inihayag ng ating Diyos, kung paano niya iniingatan laban po sa pag-aakusa ng kaaway. Who is clothing the children of God in the blackest and most defiled garments. So ang gusto ni Satanas, pag-akusa sa atin, tayo makasalanan, di tayo dapat. And pleading for the privilege of destroying them. Kaya gusto niya talaga sirain po tayo ng ating kaaway. Pero sabi po, the angels of God were protecting them from the assaults of the enemy. Makikita yung testimonies to ministers, pages 19-22. Pero tingnan po natin ang sinasabi po ni Zechariah sa Bible. So Zechariah chapter 3 verses 1, 2, and 3. Ang sabi po dito, and he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to resist him. So ito pong Joshua the high priest, isa pong simbolo sa bayan ng Diyos na patuloy po na inaakusahan po ni Satanas. So verse 2, and the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that had chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Di ba ito ang inilayo, iniligtas, iniwalay mula sa apoy? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Ngayon si Joshua the high priest ay siya po ay nararamdaman po ng maruming damit, no? At nakatayo sa harapan ng anghel. So ito po yung sa verse 3. Dadako tayo sa verse 4, sabi po ng Bible, and he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. So ang sabi daw ng Panginoon, sinabi niya sa mga tao na napaparoon, ay alisin ang maruming po, at damit sa kanya. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with the chains of raiment. Kaya pinatawad na siya sa mga kasalanan, sa makatwid, ito yung mga repentant sinners, naghayag ng kasalanan, tinaligdan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sila'y dinamtan ng bagong damit. Ito nga yung balabal ng katwiran ni Kristo. So verse 5, and I said, let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. So sa kabila ng pag-aakusa ni Satanas, kay Josue na matas na saserdote na sumisimbolo sa kanyang bayan na nararamdaman ng maruming damit, ang sabi ng ating Panginoon ay pinatawad na siya, naiwalay na siya sa apoy, sa mga tweed, siya'y nababalutan na, nararamdaman na ng katwiran ni Kristo. No? So yan po ang sinasabi po dito at akusasyon lamang po yan ni Satanas. Kaya ganyan po ang kalagayan na church militant po tayo sa panahon natin ngayon. Bago dumating ang Panginoon, meron church triumphant. Kaya initingnan minsan ng mga panauhin, mga bisita o maging ang mga kaanib, bakit si brother, bakit si sister, di pa nababago hanggang ngayon. So sana hindi po tayo yung hindi nababago ng katotohanan, kundi tayo po ang patuloy na magpasakop at maging mapagpakumbaba upang tayo ay matulungan, maturuan ng ating Panginoon.
Kaya huwag din nating hatulan ang isang church ng dahil sa members, kundi dahil po sa turo. No, hindi po yan sa members. Kaya kapag merong open sinning, meron po tinatawag na Titus 3:10 and Matthew chapter 18, no? Verses 15 to 17 na sinusunod. Pero kapag secret sinning po yan, yun nga po yung paniranda mo na hindi nakikita, kundi ang Diyos nakikita, kaya hindi nababago mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian, ang Diyos po ang hahatol sa kanila. So sa Zechariah chapter 3, verses 6 and 7, "And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, Thus said the Lord of hosts, If thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my church, then thou shalt also judge my house, and shall also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by." So yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po sabi? Kailangan nating lumakad sa kanyang pamamaraan, sumunod sa kanyang kautusan, maging ano po, tunay na Kristiyano, masunurin, mabait, hindi pasaway, hindi matigas ang ulo. Kaya upang tayo po'y maramtan ng katwiran ni Kristo. So dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Lord's Church Part 2. Nawa ang mga katangian na ito, maintindihan natin lubusan, at ganoon din ang mga katangian na ito ay ating pagbulay-bulayan upang ito'y makita po sa atin. Kung paano inihayag po yan sa banal na kasulatan maging sa patotoo, yan ay magkakaroon ng katuparan. Nawa ito'y magkaroon ng katuparan sa bawat isa sa atin, ikaw at ako, mahal na kapatid, upang tayo magsama-sama hanggang sa langit na bayan na inihanda para sa lahat ng hinirang. So dito po nagtatapos ang ating Bible study sa gabing ito, at ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na nagpapasalamat sa tulong ng ating Panginoon sa topic na ito. Ano na po, para sa mga interesado, candidates for baptism, mga bisita po natin, ito po ang kailangan natin pag-aralan at unawain. Amen. So tayo ngayon po ay magwawakas sa isang panalangin. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa isang aral na naman na aming natunghayan. O Diyos, nawa ay aming kilalanin ang inyong nag-iisang iglesia, aming maintindihan, maunawaan ang mga katangian at ito po'y makita po sa amin sa pangunguna po ng inyong banal na espiritu, at ikayo po ang ulo at ang inyong katawan ay siya po ang iglesia. At nawa, O Diyos, maging masunurin po kami sa inyong kautusan, aming kilalanin ang inyong kapamalaan, at lalo higit, O Diyos, kami mabago hanggang sa pagparito ng aming Panginoon, kami maging katulad po ninyo. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, at aming patuloy na nilalapit ang mga kapatiran na may karamdaman. Dinadalangin po namin si Nanay Fonang, Trifona Odones, sa kanya pong pagka-stroke, at ganoon din si Brother Condring Doria, sa kanyang karamdaman, Brother Ray Correa, at naway lubusan na po siyang gumaling, Sir Nicky Pine, at sa kanyang cancer, nawa, O Diyos, ay puwin sa, sa kanyang mapagpalang kamay, kanyang karamdaman na pangmanambalik ang kanyang lakas, at si Sister Judith Galang po, kasama po ang kanyang pamilya, ang Biako family, tulungan po sila na siya ay marugain at maingatan, at gandin alagaan po siya sang-ayon sa inyong pag-aaruga. At ang lubusan na paggaling ni Sister Ann Pangilinan, ang Tagle family, at si Sister Cher Estivar, Brother Robert Tejada, nadalangin din po namin si Kuya Les de la Paz, kanyang karamdaman, nadalangin din po namin na darating na operation ni Kuya Emil de la Paz, nawa, O Diyos, ay tulungan niyo po ang medical team na gagawa sa kanyang operation. Tulungan niyo rin po ang aming mahal sa buhay na wala pa sa inyong kawan. Tawagin sila at kilusin ng kanilang mga puso, ang mga nasa valley of decision ng mga candidates for baptism. O Diyos, tulungan niyo po sila. Alalahin po namin, Sister Gemma Sambahon, Herrero, Brother Obey Salazar at ang kanyang pamilya. Ganun din, Brother Mon Franco. At dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga missionary activities online at personal at group by group, O Diyos, nawa kayong manguna. At dinisin kami sa dugo ng aming Panginoon, patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo, ingatan kami sa pandemya, at nawa, O Diyos, kayo may magbigay ng kaluwalhatian lagi sa inyong dakilang pangalan, alang-alang po sa matamis sa banal na pangalan ng aming Panesus. Amen. At salamat po, dito nagwawakas ang ating programa sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat isa. Ito po yung lingkod, Brother Rolando La Paz, na nagpapaalam na, nagsasabing stay safe and God bless everyone.